Saskatchewan pauses permanent residency pathway, leaving some immigrants scrambling. Expert says decision sloppy and irresponsible. Saskatchewan has paused the permanent residency pathway. As you fade away, yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts. Hi guys, welcome back sa ating channel. So it's been a while since nagkaroon tayo ng ganitong klaseng video. So guys, pag-usapan natin ngayon ang nababalita nga dito sa province ng Saskatchewan na pinos nila ang isa sa mga permanent residency pathway. If you've been following our channel guys, I'm very very vocal na talagang sinasabi ko talaga na ang Saskatchewan province ang may easiest pathway to permanent residency. Even sa TikTok guys, sinasabi ko yan. Kasi yun yung naging experience ko din yung nag-apply ako as a permanent resident dito sa Canada. So magbibigay lang ako ng disclaimer guys na hindi tayo licensed immigration consultant, hindi tayo affiliated sa isang immigration or consultancy company. Kumbaga lahat ng mga sinishare namin dito sa ating channel or sa vlog namin ay purely based on our personal experiences. So the Saskatchewan government guys announced na they put a hold or kinlose nila yung Hard to Fill Skills pilot program na nilaunch nila last December 2021. Saskatchewan pauses permanent residency pathway, leaving some immigrants scrambling. Expert says decision sloppy and irresponsible. Saskatchewan has paused the permanent residency pathway to Canada. Today we'll delve into what made the government put a hold on this program and when it will reopen. The Saskatchewan government has paused its hard-to-fill skills pilot program, which commenced in December 2021 and targeted eligible high-demand occupations for intermediate and low-skilled workers. Because of this decision, Saskatoon residents are preparing to leave the country after living in Canada for 5 years. Well, this program classifies a worker as eligible to submit their application for the Saskatchewan Immigration Nominee Program if the worker receives a job approval letter after working for the employer for at least 6 months. So ito yung pilot program na nilaunch ng Saskatchewan government for intermediate and low-skilled workers sa mga high-demand occupations na kailangan dito sa Saskatchewan province. So take note guys na hindi kasama sa closure yung mga occupations in the healthcare and agriculture. And kung nag-wonder kayo kung ano yung mga occupations na included dito sa pilot program na to, ilalagay natin guys yung screenshot ng mga occupations na yan para magkaroon kayo ng idea. So guys, yung ibang SINP programs, it will remain open. So sa mga kababayan natin na nagbabalak na mag-move or mag-migrate here in Saskatchewan, Canada, you can just visit Saskatchewan government website for more information. So dito sa Hard to Fill Skills pilot program guys na nilaunch ng Saskatchewan government back in 2021. So kinlose na nila ito kasi na-reach na nila yung capacity ng program. Dito sa program na to guys, kapag ang isang worker ay makakuha ng job approval letter from their respective employers, eligible na sila mag-apply ng SINP after 6 months of working doon sa respective employer na
nagbigay sa kanila ng job approval letter. So personally guys, ito yung naging experience ko noon, ito yung naging daan, naging dahilan, naging pathway ko noon para makapag-obtain ng permanent residency application and eventually maging permanent resident dito sa Canada. So kung nabasa niyo yung article guys ng CBC about nga dito sa topic na to na pinos nga ang isa sa mga permanent residency pathway, eh may feature doon na isang international student initially nung pumasok siya dito sa Canada. Hindi ko nasabihin guys kung anong pangalan, pwede niyong basahin doon sa article. But ito yung pinaka-summarize doon sa article na feature nitong specific na reporter from CBC. So basically guys, nag-move siya as an international student dito sa Canada. Nag-aral siya sa isang college in Ontario. And then nag-move siya here in Saskatchewan back in 2022 para makahanap ng job prospect na makakatulong sa pag-apply niya ng permanent residency. So, nag-apply siya as food counter attendant. So, to cut the long story short guys, itong person na to na finiture sa CBC News nga ay hindi na siya hopeful na makapag-stay pa siya dito sa Canada at kailangan niyang umuwi dahil hindi nga siya makapag-apply ng PR dahil nga yung occupation niya kung saan nag-work siya as food counter attendant, yung food counter attendant kasama doon sa occupations na hindi muna makapag-apply ng permanent residency dahil nga naka-hold nga yung program. Actually guys, it's getting harder na nowadays. Marami na akong naririnig sa mga kakilala na specifically yung dumating dito as tourist visa holder and gusto makapag-work din dito, hindi nga makakuha ng employer na willing mag-support ng LMIA. So, ayun guys, nakakalungkot din to kasi ito din kasi yung naging daan eh. Yun nga, as what I've said earlier, dito rin ako nagkaroon ng opportunity na magkaroon ng nomination na naging daan para makapag-apply ng permanent residency application and maging permanent resident. And nakakalungkot nga dahil nga yung mga jobs na included doon sa program na yon hindi mo na makakapag-apply ng PR. So ayun guys, na-share ko lang sa inyo yung news na to about Saskatchewan, and I've heard yung Alberta nga rin, yung Alberta Opportunity Stream nila ay naka-temporarily paused din. So it's getting harder na nga nowadays guys. Pagdating sa immigration, marami talagang mga changes, maraming mga new policies or temporary policies na binibigay ngayon ng IRCC. And even sa provincial level, yun nga, yung sa SINP na in-announce ngayon ng Saskatchewan government. Actually guys, noong January 11, 2024 pa pala yung closure na yun. Pero ngayon lang na ilagay sa news, so ngayon ko lang din nabasa. So I thought i-share ko din sa inyo yung news na to para din sa kaalaman ng ibang kababayan natin. Dun sa ibang kababayan natin na nagbabalak na mag-apply din dito sa Saskatchewan, do your own research talaga. Kasi diba may ibang pathways naman or ibang programs naman na baka doon ay eligible kayo, might as well mag-apply na, diba? So, wag mawala ng pag-asa, diba? So, ayun guys, dito ko na lang i-end tong video na to. Ingat po tayo lahat and we'll be seeing you po sa ating next vlog. Bye!